Kumusta mga guys? Eto na naman tayo. This is GJ Rams. Please like and subscribe to my channel para marami kayong matutunan sa aking walang kakwenta-kwentang mga kwento. Speaking sa mga kakwento-kwento na ganyan, no? Gabi na naman at pasensya na kayo dahil medyo hindi nyo ako masyadong nakikita ngayon. Eh, sa bagay, kayo naman, hindi ko naman din kayo nakikita ng personal. So, which lang tayo, di ba? Speaking sa hindi nakikita, no? Kanina, bibili ako kanina ng ulam sa may labasan. Alam mo, habang bumibili ako, naawa ako dun sa tatlo na mama. Yung tao, sabi ko, mauna na po kayong bumili. Kaya lang habang bumibili sila, yung isang mama, sabi niya, pagbilan po ng ulam, eto namang tindera, binigyan naman niya ng ulam. Nagulat ako. Hindi na niya inanoy, hindi na siya nagbigay ng bayad. Sabi ko, ale, hindi po nagbigay ng bayad yung mama sa inyo. No. Sabi nung tindera sa akin, ay, oo, okay lang. Palagi yan dito. Kasi yan, bulag. Naawa kami kaya binibigyan na namin ng ulam. Ah, hindi pala siya nakakakita. Bibili na ako ng ulam. May sumingit na naman sa akin. No, matabang lalaki. Sabi, manang, pagbilan nga po ng ulam. Take note ha, pagbilan ng ulam. So, ibig sabihin, magbabayad yun. No? So, binigyan naman ng ulam. Ayun, natatandaan ko pa nga yung ulam na binigay sa kanya. Ano yung paksiw na bangus? Ako, sarap. Paksiw na bangus. No? Inubos na niya. No? Yun sana yung bibilin ko kanina. Ang nangyari, binigay. Yung pambayad, no? Kaya lang nagulat ako. Yung pambayad sa kanya, ang ulam, 40 pesos. Ang binigay niya, 10 pesos lang. Naku po. Ay sabi ko, ale, bakit 10 pesos lang binigay sa inyo? Diba ang isang order ng ulam ay 40 pesos? Bakit 10 pesos lang yung binigay sa inyo? Sabi nung ale sa akin, naku, pagpasensya mo na yung mataba na manong na yun, ha? Kasi yung mataba na manong na yon, hindi masyadong nakakakita yon. Sabi sa akin, hindi daw masyadong nakakakita. Naku, edi, sabi ko, naawa naman ako. O sige, okay lang. O sige, ale, pagbila na lang po ni, biglang may sumingit, bibili na naman ako, may sumingit na naman. No, isang matanda. No, siyempre, inuna ko na siya kasi matanda siya. Respect ba? Respect, di ba? So, sabi nung matanda, maaari po bang makahingi ng ulam? Makahingi ng ulam. So, hindi siya bibili. No, manghihingi siya. So, nasa isip ko, pulubi. Anak ko, pulubi ito. Mas nakakaawa pala ito, pulubi. Kasi, manghihingi siya ng ulam. Baka gutom na siya. No. So, ang nangyari, binigyan ng tindera ng ulam. So, binigay yata sa kanya, natatandaan ko, gulay. Gulay yung binigay sa kanya. So, ang nangyari, pagbigay sa kanya ng gulay, sabi nung lola, yung matanda, maraming salamat. Tapos, bigla nang umalis yung matanda. No. Sabi ko, ale, napakabait nyo naman, sabi ko doon sa tindera. Ang bait-bait nyo naman pala, lahat ng mga hindi nakakakita, grabe, binibigyan pala ninyo ng chance na discount, libre, no. Sabi nung ali sa akin, ay, yung dalawa lang yung hindi nakakakita dyan. Teka, sabi ko, yung matanda, bakit nangihingi siya? Ano, pulubi ba siya? Hindi, sabi nung ali, hindi daw pulubi. Bakit? Bulag ba siya? Hindi din. Bakit lilibre yun siya ng ulam? Sabi niya, sabi ko. Sabi niya man niya sa akin. Kasi yung matanda na yun, nanay ko yun eh. Nanay ko.
Okay? Walang kakwenta-kwentang kwento na naman itong ngayong gabi. See ya guys! Bye-bye! Subscribe ah and like my channel para mas maraming video sa mga walang kakwenta-kwentang kwento na iabot ko sa inyo. Maraming salamat!